Blessed morning to everyone. Habang ginagawa ko itong message na to, sabi ko, Lord, napapanahon pa ba ito? And sabi ng Lord sa akin, love is a timeless message. Maricel, nahita ko doon. It's a timeless message. Laging napapanahon. Hallelujah. Let's do everything in love, brothers and sisters. And do everything with love. Amen. Okay. May I ask you to rise and let's read the Word of God? Sige po. Okay, this is our verses for today. Let's all read Matthew 22, verses 36 to 40. Teacher. Okay po. Meron pa rin po. Okay. Ito po ay, this is a prayer of Paul. Okay. Let's read this. 1 Thessalonians 3:12. May the Lord in your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as our does for you. And then another prayer, Paul, in Philippians 1:9. Okay, let's read this. Konti na lang po ito. 1 Corinthians 13:1, 2, 3. Fire. Bless the word of the God. Sige po, makakaupo na tayo. Pre-practice lang natin ang ating routine. Okay. Dito po sa unang talata. Teacher, sabi. Ito po yung nag-alisa na yung mga tao. And then the Pharisees asked Jesus, Teacher, which is the greatest command in the law? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. And then, binigyan pa rin niya ng isang lundo. Ito, hindi ito tinatanong. This is the first and greatest commandment. And the second is like, love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hung on these two commandments. Okay po. Sige po. Makikita po natin dito sa ating binasa, talagang pinahalagahan po yung love the Lord your God. And then love your neighbor as yourself. And then sinigundahan dun sa 2 Corinthians, sa 1 Corinthians, kahit daw tayo ay we speak in tongues, we prophesy, lahat ng revelation, alam natin, mahusay tayong magbigay, mahusay tayo sa mga gawain, mahusay tayo sa ating pamumuhay. Subalit, kung kuwalang pag-ibig, ito ay walang saysay. Okay po. So, ito lang po yung, and si Pablo, talagang,
isinulat niya sa mga sa epistle niya yung panalangin that let the love of God abound in us. So pag sinabing abound kanina, let your cup overflow. Pastor B-Boy told us that let your cup overflow. So yung pag-ibig natin hindi siya yung half lang. Kumbaga sa isang sisidlan, kalahati lang. Let it abound. Let it overflow, kapatid. Kasi hindi pwedeng half-hearted tayo. Hindi tayo pwedeng lukewarm or maligamgam or kulang yung ating pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Okay. Bakit importante ang pag-ibig? Okay. It is God commanded it, sabi dito. John 13:34, a new commandment I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. Ito po ay utos sa atin ng Diyos. Ito po ay hindi gawa-gawa lang ng mga telenovela yung mga pag-ibig na yan. Gawa po ito. Ang unang author po nito ay ang ating Panginoon. Okay po? So, na-mention po dito sa Bible, 250 times sa Old Testament about love. In the New Testament, it was mentioned 230 times. So talagang yung pag-ibig more than 365 times sinabi ng Lord, binanggit ng Lord. Okay po. Sabi po dito, dapat nag-grow tayo araw-araw sa pag-ibig. Can we ask ourselves, tayo ba ay umiibig? Parang kokonti ang umiibig, konti ang nagmamahal. Tayo po ba, church, ay umiibig? Umiibig ba tayo sa Diyos? Umiibig ba tayo sa ating mga kapwa? Okay. Talagang inadmonish po ni Paul, may the Lord, may His love abound and increase. Hindi dapat nagde-decrease yung pag-ibig. Hindi yung after na nagkaroon ng problema, nagde-decrease na yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Ito yung pinakang first command, ito yung greatest command ni Jesus. Even sa Peter, si Peter, he was asked by the Lord, do you love me? How many times Jesus asked Peter? Three times. Do you love me? Sabi, anong sagot ni Peter? Yes, Lord. Diba? So, dito, it's His command. God commanded it to love. Dito natin makikita sa huling hapunan, diba? Yung mga apostles, nakita naman natin, nandyan yung timba, nandyan yung tubig, nandyan yung tuwalya. Pero sino sa kanila, among the 12, even Judas was there. And si Peter na tinakwil ang Panginoon ng Lord nandun. Ang sabi ni Peter, Lord, wag mong gagawin yan sa akin. Ayoko. Parang, di ba, no? Parang may pagkaano pa si Peter, Lord, wag mong gagawin yan. Wag mong huhugasan yung aking paa. Pero ano ang ginawa ng Lord? Hinugasan niya ang mga paa. Kasi nung panahong yun, wala namang magsabing, Lord, volunteer ako. Ako na lang. Wala naman eh. Diba? Si only Jesus washed the apostles' feet. So ito ay isang pahayag na ang Lord, siya mismo yung gumawa ng kinumand niya. Siya mismo yung gumawa at nagpakababa siya sa harapan ng mga apostles. Makikita natin dito yung mga practices natin. Makikita natin yung gifts of the Holy Spirit and fruit of the Holy Spirit dito sa pinagsandwichan, dito sa Corinthians, yung kaninang binasa po nating mga talata. Na kahit daw tayo ay napakahusay mag-tongues. Nakakita ka na ba ng concert na cymbals lang?
yung tugto, yung ano, yung instrumento? Ano kaya kung ang instrumento sa isang concert, cymbals lang? Isipin nga natin, I believe kung cymbals lang yon, puro ingay lang siya, right? Pero kung may piano, kung merong gitara, kung may violin, diba? Sobrang ganda. Pero kung cymbals lang, para siyang kalembang lang. At kung tayo naman ay may mga gifts to prophesy, gifts to do those things, full of gifts tayo, pero kung wala yung pag-ibig, wala lahat itong saysay. Naniniwala ba tayo doon? Kahit gumawa tayo ng gumawa, magbigay tayo sa mahirap, magpakain tayo ng mga dukha, pumunta tayo sa mga kung saan-saan para maggumawa ng charitable things, pero kung wala yung pag-ibig, ito ay walang saysay sa harapan ng Diyos. Kaya laging, let's add love to what we're doing. Amen. This is very basic, pero the Lord is reminding us this. Okay. It shows we know God. Sabi niya, dear friends, 1 John 4, 7-8, dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Very elementary teaching ito. Kasi alam ko nung ako ay bagong Kristiyano, ito lagi yung verses na naririnig ko sa mga nag-aakay sa akin. Laging yan ang binabalik-balikan nila sa akin. Yung may kanta pa yan, let us love one another, verse 1 John. Oh, yun. Yun lagi, di ba? Beloved, let us love one another. Lagi yan. Oo, charismatic days, born again days ko, yan yung mga laging kinakanta pag may mga fellowship. Pero ako noon, naniniwala ako na pag wala ang Panginoon sa atin, hindi tayo, hindi daw tayo born of God. Kaya nga, di ba, nagkaroon tayo ng born again experience, nakilala natin ang Lord. At pamula noon, we were transferred from darkness into light. Tayo ba yon? Parang hindi yata tayo yon. Diba? Tayo yon, diba? At, noong mga panahong yon, mas marami pa ang mga taong talagang they will buy vehicle, may mga van sila, magpapakain sila. Naalala ko yun eh, kaya nga na-born again ako, susunduin pa ako sa bahay namin para lang dalahin sa church. Ganon kainit, ganon yung mga pag-ibig nila sa amin. Tapos, mararamdaman mo talaga yung pag-ibig ng Diyos. Kasi, di ba, nire-recruit ka. Pero, I believe, authentic naman yung pag-ibig ng Diyos na yon. Kasi, nagkaroon ng bunga sa buhay ko. Nagkaroon ng bunga. And then, it shows we're saved. 1 John 3:14, we know that we have passed from death to life because we love each other. Anyone who does not love remains in death. Kapatid, kahit Kristiyano ka na, kung namumuhi ka sa iyong kapwa, kung may galit ka pa rin sa puso mo, kung nagsisinungaling ka pa rin, nagiging habit mo pa rin ito, kung patuloy pa rin ang mga immoral things na ginagawa natin sa likuran, kapatid, we are not born of God. Yes, may grace ang Lord, pero let's not abuse that. Alam mo na anak ka ng Diyos. Alam mo na bearer ka ng pangalan niya. Tanglay mo ang liwanag niya. Pero pwedeng Sunday lang yan or during tambays, prayer meetings. Pero how about the rest of the week? 24/7 ba tayong Christian? Kapatid, sa ating hanap buhay, sa ating pag-aaral, sa loob ng bahay, 24/7 kaya na nagre-reflect ang Lord sa atin, na tayo ay saved, na nasa atin ang Lord. Sabi nga, wala namang 24/7 na presensya ng Diyos. Ako naniniwala, 24/7 ang presensya ng Diyos sa atin.
Kasi nandito ka pa eh. Naniniwala ka ba doon? Nandito ka pa. You're still breathing. Naandyan, kasama mo pa rin ang Lord. Kuminsan, di natin maranasan, pero ang Lord, hindi tayo iniiwan. He will never leave us nor forsake us. Amen. Ito yung, we are family of God. 1 Peter 2 verses, verse 17, respect everyone and love the family of believers. Fear God and respect the King. We belong to a one family. Kaya nakakalungkot, ano? Churches, kanya-kanya silang boosting. Churches, kanya-kanyang hurtings. Diba? Kami yung magaling sa ganito, kami yung ganito. Ah, kami ganito. Ang dami na, ano? Hindi ba natin alam na katawan yan ng Diyos? It's a body of Christ. Hindi tayo dapat nakikitaan ng ganun, yung division. Why? Because the Lord wants us to be united. Yun ang nais ng Lord. Yun ang nais ng Lord. Hindi yung, ah, taga QC kami, high-tech kami doon. Ah, taga ganito kami, or anointed kami doon. Diba? Ang galing ng church namin. Mga kapatid, hindi yan nasusukat sa ganun. Ang tinitingnan ng Panginoon, ang pag-ibig natin sa Kanya at sa ating kapwa. Kahit ang isang simbahan ay ikaw ang simbahan ng Diyos. Ikaw, you are the temple of the Holy Spirit. At kung may mga physical churches naman, may mga denominational churches, huwag natin silang birahin. Alam mo yung binibira? Huwag. Anointed din yun. Anak din ng Diyos yun. Diba? Sabihin natin, ah, malaki silang church. Well, kaya sila lumalaki. May ginagawa din sila para sa Lord. Kung may maliit na church, ah, itong maliit na church na to, vessel din ito ng Lord. Amen? Hindi natin pwedeng lagi tayong sasabihin natin na, ah, kami lang yung ganito, kami yung ganito. Kapatid, hindi nagagalak ang Panginoon. Pag lagi tayong may pagtingin, may mga belittling talk about our brothers and sisters. Let's not do that. Hindi ito nakakatuwa sa Diyos. Kasi katawan po niya yon. Papayag ka ba na yung katawan mo may sugat? Papayag ka ba na yung katawan mo ay crippled? Ang Diyos ang gusto niya, whole. Ang nais ng Diyos, tayong lahat ay united in His love. Okay. It is a witness to the world. John 13:35. Very elemental. Elemental teaching. Pero kapatid, maybe the Lord is reminding us of this. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Diba? May mga, pag nakikita tayo na, ah, disciple to ng Lord, nagwa-witness. Like for example, we are sending missionary. We sent missionary to Karen. Alam mo, yung ginagawa nila, transforming lives of these people sa mga Karen. Let's add more love to our global mission. Kasi today is a mission, ngayon yata yung month is a mission month. Let's pray for the global team. Let's pray for our missionary. Kasi yung ginagawa nila, oh no, your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Kapatid, kahit sa inyong personal na buhay, pag nakikilala ang Diyos, alam mo, kahit hindi ka magsalita na Christian ako, anak ako ng Diyos, magre-reflect yung glory ng Lord. How you stand, how you do your work, how you do your responsibility, makikilala ang Diyos sa atin kahit hindi tayo magsalita. Evidential yan kahit saan ka pumunta na anak ito ng Diyos. Okay. Ito, nabasa ko lang to. Hiniram ko lang to. This is
Okay. Ito yung pastor. He is an old pastor. According to an old pastor, all my life, I have heard this message, loving others is the right thing to do. All my life, I have agreed that it is true. However, in spite of all my trainings, upbringings, and deeply held beliefs, in spite of having been a Christian for more than 45 years, I pastored for almost 40 years. I must admit, I am still not as full of love for others as I'd like to be or as I ought to be. Napaka-sinserong puso. Napaka-sincere nitong pastor na to. Na kahit siya ay matanda na, matagal nang naglilingkod sa Panginoon, pero hindi pa rin niya ma-i-practice. Parang ito ay prayer eh. Madaling ituro ang prayer. Madali ding ituro ang love. Pero mahirap po itong gawin. Mahirap po itong isabuhay. Mahirap po itong isabuhay, mga kapatid. There are known barriers to love. Pasensyahan nyo na, kagagawa ko lang ito. Me first mindset. Ito yung first barrier. Philippians 2, 3, and 4. Sige nga, let's read. Kapatid, pag may nagpi-picture taking, sino ang una mong tinitingnan? Diba? Maganda ba ako dyan? Cute ba ako dyan? Pogi ba ako dyan? Ay, ang laki naman ng ano ko. Dapat nakaganun ako. Diba? Sino ang unang tinitingnan? Sarili. Siguro walang ganun dito, no? Kahapon lang. Kapapag ano pa lang natin. Pero ganun, di ba? Pag nag-photoshoot or pag nag-picture. Huwag mo i-post yan. Ang pangit ko dyan. Ay, sige, post mo yan. Go, go. GG. Okay yan. Ganda ko dyan, ha? Diba? Diba? Yan yun. Me first mindset. Ikalawa. Bilisan natin. Okay. Ito. 2 Timothy 3, 4. Without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good. Ito yun. Diba? Laging ako. Ah, akin lang yan. Ako lang. Laging inuuna yung sarili. Ito pa, known barriers to love. Too busy and too emotionally drained. Living life at an unhealthy pace is destructive in countless ways. Worst of all, it is undermines your ability to love. Busy ka ba lagi? Busy ka ba? Kapatid, baka wala ka ng panahon sa iyong loved ones, sa iyong husband, sa iyong wife, sa iyong mga anak. No? Baka tayo'y nawawalan, kinukulangan. Laging sasabihin natin, busy anak ang schedule ko eh. Teka muna, wait lang ha, next weekend na lang. Kapatid, kailangan natin to. Or busy naman ako sa negosyo ko, saglit lang ha, dyan muna kayo. Busy ako. Diba? Alam mo yung pala, no? Too busy or too emotionally drained. Sobrang pagod. Kuminsan, pagdating sa bahay, mainit na ang ulo pag tinanong ng asawa or pag tinanong ng anak. Pagod ako, mamaya na ka na lang. Teka, nagugutom ako, di ba? Yan, yan yung mga barriers. Or kuminsan, mami, lalapit pa lang. Ay, nako, mamaya ka na nga. Mami, pwede po pabilhan ako ng ganito? Wala tayong budget, di ba? This our reality. Nangyayari ito. No? Okay. The wrong belief we hold. Some people see being loving as being soft. Some people see kindness as weakness. Some interpret forgiveness as soft. So office namin ganyan. Kahit nagdi-negotiate ka, kailangan matapang ka. Kailangan huwag kang iiyak pag napagalitan ka or mayroon kang ano, yung tears daw, negative yan. Huwag kang magpapakita na teary-eye ka.
Pag may boss kaming ganyan, sumalangit. Oh, wala na siya eh. Hihipas na. Ganon ang ginagawa. Sasabihin niya, umiiyak ka. One time, for promotion ako. Alam mo, kinausap niya ako, paano kita ipopromote? Eh, umiiyak ka. Eh, hindi niya alam, joy of tears yun. Diba? Natutuwa ako sa Lord. Pero alam mo talaga, kinorner niya ako, ay, iyakin ka pala. Ang soft mo. Kailangan pag ano, matapang ka. Huwag kang nagpapakita niyan. Negative yan. You see? Sa kanila, negative yun. Hindi nakakatuwa yung nag-aano ka, may emotions ka. Kailangan wala kang emotions. Pwede ba yun? Hindi naman pwede yun. Pwede naman tayo objective lang. Pero wag naman yung hindi ka nakakaramdam. Diba? Kapatid, pag hindi ka na nakakaramdam, i-check mo yung sarili mo. No? Baka manhid na. Baka matigas na, callous na yung heart. No? Mahirap yun, kapatid. Okay. Past injury or hurt, our loving attitude is directly related to our emotional health. It is also related to the undealt injury we experience in the past. One time, meron akong kinakounsel. Kasi, nung wala pa ako dito yun. Pero alam mo, lahat yata ng prayer of deliverance, ginawa na, lahat ginawa na. Nagpalayas na ng demonyo, nagpalayas na ng kung ano-ano, ang dami na naming ginawa. Pero alam mo, hindi talaga gumaling-galing. Alam mo, sabi nung ano kasama ko, ay, ang karga niyan. Karga eh. Literal ha, karga dati ang tawag pag may mga deliverance. Ay, ang karga niyan, sister. Unforgiving heart. Alam mo, hindi niya inamin doon sa kasama ko nagdi-deliverance. Paglabas na paglabas niya, tinawag niya ako, sister, halika. Sabi ko, ay, baka iwanan ako. Wala na akong masasakyan. Sabi ko, pauwi ako ng taytay. Kasi, nagko-commute lang ako. Eh, doon may sasakyan yun eh, makikihitch na ako. Sister, huwag kang umalis. Halika. Sabi ko, bakit, sis? Alam mo, sis, tingnan mo to. Alam mo kung ano yun? Pasa. Sinakal. Alam mo kung ano yun nandito? Pagtanggal nung long sleeve? Pasa. Pasa ang katawan. Kaya hindi gumaling-galing. Nandun yung galit niya. Sabi ko, sis, bakit pinaalis mo muna siya? Eh, yun ang anointed, hindi ako. Yun, mas anointed yun. Magaling mag-deliverance yun. Sis, ipag-pray mo na lang ako. Alam mo, umiyak ng umiyak, nireveal niya yung nangyari sa kanya. Kaya pala hindi gumagaling. And then after that, kinabukasan, wala na yung lagnat niya. Hindi ma-diagnose kung saan, kung ano yung cause ng lagnat sa Medical City. Alam mo yung pala? And forgiveness. And then, nung lumabas na siya, sabi niya, sis, yun lang pala, no, yung prayer. Sabi ko, kaya lang, ba't mo naman hindi pa tinapat si sister na ganun pala? Eh, ayoko eh. Bakit? Eh, nahihiya ako. Baka maganun ako sa prayer. You see? No? Anong pinupuntos natin dito? Pag may unforgiveness sa heart, kahit anong uri ng gamot at may unforgiveness, may bitbit, may dalahin, talagang mahihirapan talaga. Alam mo, sabi ko lang, nung pinakita niya, sabi ko, alam ko na kung sino ang ipagpipray ko at ikaw, pero ikaw ang kailangang ma-deliver dyan. Battered wife. Sabi niya sa akin, ikaw ang mabisang pwedeng mag-pray sa akin dito. Aba, alam pala. Alam pala. So, I was asked by her, ipag-pray mo ako. And then she got healed that very moment. Oh, glory to God. Oh, glory to God. Diba? Yung pala yun. Ito pa. Self-rejection and disappointment. If we cannot accept our design and love ourselves in the right way, we will have difficulty loving others. Kapatid, mahirap magmahal.
kung ikaw mismo hindi mo mahal ang sarili mo. Tayo ay nilikha ng Diyos sa kawangis niya. Mahalin natin yung pinagkaloob sa atin ng Lord. Huwag nating i-reject, babae ka o lalaki ka. Nilikha kang ganyan sa wangis niya. Diba? Ang dami ngayon, ayoko to. Nire-reject yung pagkatao, nire-reject yung pagkakalikha sa kanya. Diba? Yan pala ay barriers to love. Kasi ikaw mismo, nire-reject mo yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, yung sarili mo. So, sa kapwa mo, ganun ka rin. Expect it. Kung nire-reject mo yung sarili mo, how can you love? Diba? Okay. Ito na, practice. Practice of love. Ito ay, paano ba natin ipapractice itong pag-ibig? Okay, very, very, ano to? Basic. Okay, by bearing one another's burden. Bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Kapatid, pag may nangangailangan, huwag na tayong pahirapan pa. Alam nating may pangangailangan ang kapwa natin. Pangangailangan, pinansyal. Hindi naman tayo bangko. Yes, we understand that. Pero kung may kailangan at walang kakayanan, kapatid, let's open our hands to help. Ready to help. Ready to serve others. Huwag na nating antayin pa kung ano ang mga mangyayari sa mga buhay-buhay nila. May pinanggalingan po akong church. Recent lang to, very recent. May isang babae doon, estudyante ito, actually teacher siya. Nag-aaral ng pagiging teacher. Inoperahan siya sa spinal, 2 beses inoperahan. Ang kailangang pera, 1 million para lang maoperahan. Alam nyo, sino yung kapwa niya? Sino yung brothers niya na umiibig at tumulong sa kanya? These are yung mga friends nilang Americans. Hindi siya kilala. Kilala lang ng mga taga-church. Australians na mga taga Faith Academy, sila yung nag-raise ng fund just for her na magkaroon ng operasyon. At alam mo, I praise God. Ngayon, nakapag-take pa ng board exam sa LET at nakapasa pa. Pero katatapos lang ng operasyon. Kapatid, kung meron lang kakayanan, huwag na nating antayin pa na kung ano pa ang mangyari. Let's move and let's act quickly. Quickly, kapatid. Huwag na nating antayin na kung ano pa ang mangyari. Okay? So, by doing that, sino yung nagmamahal sa kanya? 1, ang Lord. 2, yung kapwa niya. Hindi niya kakilala. Sino daw yung kapatid mo? Kapatid niya. Hindi niya kakilala. Ibang kulay. Sila yung nag-finance ng operation. Hindi Pilipino, ha? Letter lang. You see, yung pala mabibigyan mo pa ng buhay or ma-extend mo pa ang buhay dahil merong nagmamahal sa kapwa. 2, by focusing on the needs of others, sabi dito sa Romans 15:1-2, we who are strong ought to bear with the failings of the weakness of the weak and not to please ourselves. Each of us should please our neighbors for their good to build them up. By focusing on our needs, not focusing on our needs, on the needs of others. Kapatid, lahat tayo may needs. Lahat tayo, kuminsan kulang. Pero alam mo, kuminsan, kahit kulang pa yan, maraming kaparaanan para tayo ay umabot, para tayo ay magbigay, para tayo ay maging kalakasan nila. Pwede yan sa panalangin na ginagawa natin. Pwede yan sa encouragement. Yung nanlulupaypay, hawakan mo lang yan, kapitan mo lang ang kamay, lalakas yan. Kapatid, ano pa? Yung mga nangangailangan, hindi lang ito sa dito sa atin, sa loob ng church. Kahit outside the church, pwede tayo maging vessel of charity, blessing of God's hands to our neighbors. Who are our neighbors? Balikan natin yung Good Samaritan. Sino ba yung tumulong doon?
Diba? Samaritano, hindi naman yung kapwa Hudyo. Nakita niyo yun? Balikan ninyo yun. Diba? Sino yung nabugbog, tumulong? Hindi niya kalalipi yun. Hindi ko sinasabi sa inyong pipiliin lang ninyo kung Kristiyano, oy, tulungan yan, may bonus yan sa Lord. No. Kahit sino pa yung nangangailangan, tulungan natin. May kuminsan kasing thinking na, bahala na yan. Kristiyano ka, kapatid. Ikaw yung representante ng Panginoon dito. So gawin natin yun. Huwag tayong ano yan tawag doon? Yung parang dumadaan muna sa lente natin. Ah, hindi to Christian. Ay, INC to, hindi ko to tutulungan. Ay, Jehovah to, hindi ko to tutulungan. Dito lang ako sa mga born again. Oo, i-reward pa ako ni Lord. May mga ganyan. Believe me, may mga ganyan. Hindi ko kapatiran yan. Bahala na sila dyan. Kapatid, hindi yun sinabi ng Lord. Hindi namimili at nanunuri ang Lord. Lahat para sa lahat ang pag-ibig ng Diyos. Para sa lahat yan, kapatid. Okay, bilisan natin. By forgiving each other, Ephesians 4:32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ God forgave you. Alam mo kung makikita mo si Joseph. Si Joseph, di ba, pinagbili. Alam natin yan eh, pinag-aralan natin yan. Pinagbili sa Egyptian. Pero ano mong ginawa niya? Pinatawad niya yung mga kapatid niya. Si Esau, pinatawad niya si Jacob. Ang dami sa Bible. Ang daming mga sinulat sa Bible about forgiveness. At ikaw mismo, pinatawad ka ng Diyos. Minsan, naging marumi tayo at patuloy nakakagawa ng kasalanan. Pero pinatatawad tayo ng Lord. Tinatalikuran ka ba ng Lord pag sinabi, Lord, patawad po. Lord, I fell short of your glory. Lord, nahihiya po ako sa inyo. Sinabi pa sa inyo, hindi kita papatawarin. Lahat tayo, pinatawad ng Lord. Binili ka ng kanyang banal na dugo. Pinagkalooban ka ng kaligtasan, kapayapaan, ng freedom. Kung hindi, nandun ka pa sa darkness. Diba? Yung pagpapatawad ng Diyos sa atin, kung paano ka pinatawad ng Diyos, ganun ka rin magpatawad sa kapwa mo. Maaaring na-hurt ka ng asawa, ng kapatid, ng kapamilya. Actually, yan yung mga unang nakaka-hurt sa atin eh. Kasi yan yung close sa atin. Diba? Hindi ka naman pwedeng i-hurt nung malayo sa'yo. Pero kapatid, it's time to let go and forgive. Let's forgive. Magpatawad tayo. Sarili natin, kung minsan may mga guilt feelings tayo, patawarin din natin ang sarili natin. Palayain natin ang mga sarili natin. Diba? Kung minsan kaya tayo hindi umuusog. Kasi may mga burdens. Laging may guilt. Diba? Kapatid, pag lumapit ka sa Panginoon, papatawarin ka niyan. Pero, let's learn naman from our mistakes. Huwag naman paulit-ulit. Hindi naman laging-laging nando tayo sa trono na, Lord, nagnakaw na naman ako. Lord, nanchismis na naman ako. Lord, nanilip na naman ako. Lord, ganito. Ay, huwag naman kung araw-araw, mayat-maya. Aba, Lord, may ginawa na naman ako. Nag-fornicate ako. Lord, nagganito ako. Huwag naman. Matuto naman tayo, mga kapatid. Matuto tayo. Mag-mature naman tayo. Lord, nandaya po ako. Nangupit po ako. Huwag naman. Refresher lang to. Okay? So, by being kind to one another, be kind to one another, tender-hearted, there are three traits that make up our compassion. An act of compassion, generosity, and consideration. Dati ako, meron akong estilo. Pag pumupunta ako sa mall, pag hindi ako pinapansin, alam mo, meron akong style. Ang tagal naman. Miss, kahit ganito yung tsura ko, buyer ako. Intindihin mo ko. Nakakahiya! Nakakahiya talaga!
ugali ko talaga nakakahiya. Alam mo, sabi ng anak ko, Ma, nakakahiya ka aga-aga. Siyempre, nag-aayos pa sila. Ay, nagmamadali ako. Sabi ko, eh kasi pumawasok ako sa Rockwell. Sarah, abe, eh nag-aano pa sila, nagaganyan-ganyan. Eh nagmamadali ako, may kailangan akong attend ang meeting. Eh kailangan, aba, sabi ng anak ko, Ma, nakakahiya ka. Sabi niya sa akin, bakit naman? Aba, ay may pambili naman ako. Ay hindi porke yung mga magagarang bag dyan, porke yung bag ko, ganito, ganyan-ganyan, tinitingnan ako. Sabi, hindi yun, attitude mo, utak mo lang yun. Di ba nakakahiya yun? Tapos sinabihan ako ng anak ko, matagal na po yan, nabago na ako ng Lord. Kristiyano ka pa naman, Ma. Ano ka ba naman, Ma? Magtimpi-timpi ka. Talak ka ng talak mo dyan. Umaga. Alam mo, iniwan ako ng anak ko. Ay, anak, hindi na ako bibili dyan. Uy, palusot ka pa, Mama. Eh, kinuha mo na din naman. Binili mo rin. Diba? Kasi may photoshoot kami, tapos ganito-ganito. Eh, kailangan ko na, alas 10, kailangan nandun ako sa ano venue. Nakakahiya, di ba? Nakakapanliit, no? Attitude. Walang konsiderasyon sa kapwa. Di ba? Walang generosity. Alam mo kung minsan, ano, may kumakatok dyan sa Green Hills, ang dami dyan. Ayaw ko magbigay. Ay naku, baka masagasaan yan. Konsensya ko pa yan. Pag nasagasaan, tumigil. At saka abusive yan. Alam mo, na-review ulit ako ng anak ko. Eh, wala na yung mga anak ko, kaya wala nang nagre-review. Alam mo, sabi sa akin, Ma, may sandwich ka naman dyan. Ilabas mo na, bigay mo na. Ano, nakakahiya, ano? Baka nagkukutom yan, kaya tumatakbo-takbo. Hindi, sindikato yan. Immaterial kung sindikato o hindi. At least nabigyan mo ng pang-lunch. Diba? Sabi ko, hindi talaga. Wala sa conviction ko magbigay. Kukonvict-kundikbig ka pa ba niyan, Mama? Kailangan ka bang i-convict pa? Alam mo namang nakikita mo, oh. Baka hindi pa yan kumakain. Kesa mag-rugby, pakainin mo ng tinapay. Kung minsan, ano, tayo, ay, ipag-pray ko muna. Yung pala, kailangan. Teka muna, lalapit muna ako sa Lord. Lord, bibigyan ko ba ito? Hindi. Parang ayoko talaga. Na-bitter ka na, di ba? Ay, ayoko nga. Gastadora yan. Nakita ko, may bagong binining gano'n, tapos bibigyan ko, pambayad ng ganito. Hindi, di ba? Pero yung pala, hindi lang naman yun ng kailangan, mayroon palang emergency. Minsan, ano, nahuhusgahan ka agad natin ng tao. Consideration, compassion, yan, yung compassion. Ah, pasado daw ako dyan sa compassion, sabi ng anak ko. Ah, umaawain daw ako. Pero pag tinopak ako, sasabihin ko, parang ayoko yata, parang di naman ako nakukonvict dyan eh, ganun-ganun. Pero Ma, yung compassion, walang pinipili yan. Yung kindness, kahit mayaman yan, kung gusto mong bigyan, bigyan mo. Yung generosity, kahit mayaman yan, bigyan mo. Kung minsan, ay, pamimigay lang naman niya yan eh, mayaman na yan. Kasi sa family, di ba, mayaman na yan, di na niya yan kailangan. Alam mo kasi, di ba? Pero yung palang binibigyan mo, kahit little things yun, at naalala mo pala siya, ang sarap palang pakiramdam na ikaw naman ang binibigyan. Diba? Hindi yung laging ikaw yung namimigay. So sabi ko, talaga, nagustuhan mo? Oo, gustong-gusto ko yun. Diba? So, eto yung lesson dito eh. Sabi kong ganyan, kailangan ma-practice natin to, lalo na tayo. Dala-dala natin ang liwanag ng Diyos. So let's be compassionate, generous, and considerate to others. Alam mo, wala naman sinabi doon. Ako naniniwala, kahit hindi pa dumating dito si Magellan at dinala ang Christianity, kahit nung unang panahon pa, mga ninuno natin, may ganyan na sa puso nila. May ganyan na. Kasi ang sabi naman eh, sa kingdom, diba? Blessed are those who are merciful, those who are, diba? Yung mga traits na yan, binibless yan ng Lord. At ako ay nagagalak. Imagine that. Pag may mga missions, may nagpapagamit ng kotse, pupunta sa Bulacan, hallelujah, may nagpapagamit. Merong mga tao na pag sinabi mong kailangan to, sige, bigay. I am blessed.
I am blessed with people like this. Pag sinabing may kailangan kasi ito eh, sister, ganito eh, ganyan. Sige, ibigay natin, sige. Ginagawa ng paraan. At ako naniniwala, we are blessed with our elders, with our brothers and sisters here, na hindi lang yung finances, may serbisyo din. Merong pupunta rin sa mga mission. Alam mo, we're blessed here. Diba? Sabi, may isang pastor, sabi, ng isang ka-congregation niya, Brad, ano ang naalala mong ano? Naalala mong preaching ko? Kasi matagal ka na sa aming nag-church. Matagal na. Kasi ito ay community church. Alam mo, sabi nung ano, nung matanda, nung nagkasakit ang asawa kong cancer, nandun ka madalas para kami ay encourage. Nung nilibing ang aking unang anak, naandun ka. Wala siyang natandaan na preaching sa pulpito. Pero may natandaan siya. Ang natatandaan ko sa iyo, Pastor, noong ang asawa ko'y nakaratay, ikaw lagi ang may dalang itlog, may dalang guyabano. Ikaw ang laging humahawak sa amin. Ikaw ang laging madalas dito sa amin. At nung ang anak ko ay namatay, ikaw rin ang kasama namin. Nung nagkasakit naman ang isa kong anak, ikaw din ang kasama namin. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Kahit hindi pastor, kahit kapatiran, di ba? Pag may need yung taong yun, hindi yung preaching doon sa pulpito ang kanyang naalaala. Ang kanyang naaalala. Yung kabutihan, kabaitan, at yung pag-ibig ng pastor na yon sa kanila. Dahil sila ay dukha. Hindi limited sa dukha lang ang pagtulong. Kahit mayaman yan, kung yan ay may mga problema, may problema, mabibigat na problema, pwede kang maging encouragement nila. Pwede kang tagapagpanalangin nila. Pwede mo silang tulungan sa kanilang ilapit sa Lord for protection, for guidance, for strength. At sa mga nahihihina, kapatid, kailangan natin ang bawat isa. Kailangan nating palakasin ang mga nanghihina. Kung ito ay nalulungkot, nalulumbay, gawin natin tayo ay maging kanilang kaagapay. Itong preaching na ito ay napaka-element pang ano lang to eh, pang baguhang Kristiyano. Pero muli, nais ng Lord na ma-preach ulit ito. Kasi kung walang pag-ibig, walang saysay lahat yan. Kahit napakagaling mo pa, walang saysay yan. Sige po. Tapos na po ako. Okay na ba yung ano? Pwede po ba tayong tumayo? Sige. Kapatid, ito ang panahon na pupunuin ng Panginoon ang ating puso ng pag-ibig. Let there be a baptism of love in this place. Let there be a full manifestation of the love of God in this place. Sige po, tayo po ay yumuko at isarado, ipikit natin ang ating mga mata. Damhin natin ang pag-ibig ng Diyos sa lugar na ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let this song be an act of worship to the Lord.
flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away. Salamat sa inyong pag-ibig sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, dahil inutos nyo sa amin na kami ay mag-ibigan. Lord, salamat po, Panginoon, dahil kayo ay sapat, hindi kayo nagkukulang kailanman. Salamat, Panginoon, sa sino man nandito na kailangan ng kagalingan. Lord, I pray, Father God, that you heal and you touch him on her, Lord God, from the crown of her head to the soles of her feet, oh God. Lord, I pray, Father God, for those who are in need, Lord God. Lord, yung sinabi niyo po, Panginoon, that you will supply all our needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Lord, sinabi niyo po sa inyong salita, Panginoon, na hindi, Panginoon, niyo kami iiwan. You will never leave us nor forsake us, oh God, no matter what. Lord, marami pong salamat. Dahil alam po namin, two or three gathered in your name, you are in the midst of us. Thank you, Lord God. Dahil alam po namin, yung pag-ibig nyo ay hindi
nagbabago pagkailanman. Lord, ang pag-ibig ninyo, Lord God, ay walang kondisyon para sa amin. Lord, salamat dahil kayo ang Diyos na tumubo sa amin. Kayo ang Diyos, Panginoon, na patuloy na nagbabago sa amin. Lord, we pray, Father God, that let your light shine upon us, Panginoon, na makikita, Panginoon, na kami ay torch bearer ninyo, Lord God, na ang inyong liwanag ay nasa sa amin. Lord, salamat sa katuruang ito. Ito ay simple, Panginoon, pero Lord, nais ninyo po, Panginoon, na ma-practice namin, Panginoon, ang pag-ibig. Lord, magawa namin pa ito, Lord God, for your greater glory. Lord, marami pong salamat at sino man, Panginoon, na naguguluhan. Lord, I pray for Father God for peace be upon them. Let the peace of the Lord be upon you, brothers and sisters. Lord, kung ikaw man ay pinanghihinaan ng loob, let the joy of the Lord be your strength, kapatid. Lord, maraming marami pong salamat sa inyong pag-ibig. Allow us, Father God, to love others as we love ourselves, Lord God. Lord, yung mga tinuro ngayong umaga, tulungan niyo po kami na ma-put ito into practice. At Lord, makilala na kayo ang Diyos, Panginoon ng jugs ko. Kayo ang Diyos, Panginoon ng aking mga kapatid. Kayo ang aming Diyos, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat, na patuloy, Panginoon, na kumikilos sa aming buhay. Salamat aming Ama dahil kayo ay dakila, kayo ay mabuti, kayo ay makapangyarihan sa lahat. Lord, walang mahirap sa inyo, Panginoon, at walang imposible sa inyo. Kung ikaw, kapatid, ay may pinananalangin sa iyong sambahayan, sa iyong household, this is the best time to pray for your loved ones. I am giving you few minutes to intercede, to pray and intercede for your family, for your loved ones. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo. Salamat, Panginoon, dahil ang pag-ibig nyo, Panginoon, ang pag-ibig nyo, Lord God, na pinagkaloob sa amin ay yung kaligtasan namin. Lord, salamat dahil na ipinagkaloob nyo ang butong anak ni Jesus para kami ay makakilala, para kami ay maligtas. Salamat, Panginoon, sa salvation. Salamat, Panginoon, sa transformation. Salamat, Panginoon, dahil, Panginoon, may lagi kang bago para sa amin. Salamat sa mga miracle signs and wonders na patuloy niyong inire-reveal sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa church na ito. Salamat sa aming mga pastor, Lord God. Remember them, O Pastora Cynthia. Remember, O Lord God, the Payawals. Remember, O Lord God, our missionaries, O Lord God, the Acostas. Remember, O Lord God, our elders, the Goss, O Lord God, the Raikos, O Lord God. Remember all the workers who are faithfully doing their job, Lord God, for your kingdom. Remember the intercessors, O Lord God, who kneel down before you. Remember, O Lord God, your people. Remember, O Lord God, the youth of today. Remember, O Lord God, our chow. Remember, Lord God, our seniors. Remember, Lord God, those, Lord God, na naririnig ang boses na ito. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Ang pag-ibig nyo ang umapaw, Panginoon, sa buhay namin. At makilala pa kayo sa pamagitan ng pag-ibig namin sa aming kapwa. Salamat po, Diyos. In Jesus' name, amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Honor you, Lord God, and we bless your name. Salamat, Panginoon, in Jesus' name.